What's up mga kapadayon at welcome back to our vlog! Ako po si Brother Delbert Montano from Diocese of Pasig, Discipleship Stage 4. At ako po si Brother Erwin Epomoseno from the Diocese of Malolos mula sa Diocese of Malolos. What's up mga kapadayon? Welcome back to our vlog! At ako po si Brother Delbert Sanchez Montano from Diocese of Pasig, Discipleship Stage 4. At ako po si Brother Erwin Epomoseno mula... What's up mga kapadayon? Welcome back to our vlog! At ako po si Brother Delbert Sanchez Montano from Diocese of Pasig, Discipleship Stage 4. At ako po si Brother Erwin Epomoseno from the Diocese of Malolos, Discipleship Stage 4. At ngayon, para sa ating vlog mga kapadayon, meron tayong special edition dahil December na, Brother Erwin, at malapit na ang Pasko! At nakikita mo, Brother Erwin, hindi lang tayo dalawa dito. Oo, Brother Delbert, oo. Napakadami natin, at eto sila! Ako po si Brother Dave Namundo mula sa Diocese of Malolos! Discipleship Stage 1! Hi, I'm Sandro Maligon mula sa Diocese of Antipolo, Discipleship Stage 1. Hi mga kapatayin, ako ang pupala si Cal Andrew Lalog mula sa Diocese of Antipolo, Discipleship Stage 1. Hi, ako nga pala si Arbicay Halandoni mula sa Diocese of Caloocan, Discipleship Stage 2. Hi, ako nga pala si Brother Bong from the Diocese of Malolos, Discipleship Stage 2. What's up? Ako nga pala si Brother Cargeras pa rin from the Diocese of Pasig, Discipleship Stage 2. At ako naman si Brother Gilgard Joshua del Espiritu mula sa Diocese of Antipolo, Discipleship Stage 2. At ako naman si Brother Jun Matripoli mula sa Diocese of Malolos, Stage 3. Discipleship Stage 3. At nakipagkilala na po kami isa-isa. At ngayon po, Christmas edition ng ating vlog. Meron po tayong tatlong sorpresa para sa inyo. Ano ba mga sorpresa natin? At una na dyan ay magtatampok tayo ng isang play, Brother Del. Yes. Wow. Sino ba nag-direct yung play na yan, no? Siyempre. Parang kanina nag-shooting pa kayo, ah. Oo. Ito sa mga kasama natin dito si Brother Kyle. Hi. Brother Kyle, ano ba yung... makikita natin sa play na pe-play natin ngayon. Sa play na pe-play natin ngayon. So yung ipapakita po sa play natin ay una, yung sa kabila ng pandemya ito, hindi mawawala dapat ang kasiyahan sa pagitan ng mga face shield at face mask at social distancing. Amen! Nakakawal! Parang humawak ako ng mak dyan kanina. Kasali ka? Kasali ka? Siyempre! Sala ko na all! Mga kapadayan, para sa inyo po ito, panoorin nyo to! Woo! Ito ang Ikmas, ang seminaryong pinili ko, ang seminaryong magiging ikalawang tahanan ko. Masaya sa Ikmas, madaming ginagawa. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago. Ang lahat ng iyon ay nagiba. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Sa kabila nito, walang makapigil sa akin sa patuloy kong pagtahak sa bukasyon sa pagpapari. Matapos ang isang taon ko sa propedeutic year department, narito ako ngayon sa harap ng building ng philosophy department. Binibigay muli ang aking sarili sa paghubog. Sa totoo lang, hindi madali. Sa
sapagkat walang kasiguraduhan ang magiging kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay na aking iniwan sa labas. Pero sa aking pagpasok, ang tanging pinangahawakan ko lamang ay aking paniniwala, pagtitiwala, at pagmamahal sa Diyos. Alam kong siya ang bahala sa lahat ng aking mga iniwan sa labas. Sa pagpasok ko dito sa philosophy department, hindi madali. Mga bagong mukha, mga bagong kasamang seminarista. Pero sa pagkakataong ito, mahirap. Dahil na rin social distancing, sa face shield, sa face mask. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Kakayanin ko ba to? May mga pagkakataong din, naisip ko ang aking pamilya, si nanay, si tatay. Pinagdarasal ko na lang ang kanilang kaligtasan habang akong nandito sa loob ng seminaryo. Alam kong hindi sila pababayaan ng Diyos. Dumaan ng ilang araw, tuloy lang. Kahit mahirap, walang kibuan, walang kwentuhan, dahil sa mga protocols. Wala naman talagang madali. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa lahat ng mga alalahanin at mga gumugulo sa aking isipan, kailangan ko magpatuloy sa aking paghubog, mag-aral ng mabuti, hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, hindi para sa simbahan. Akala ko, mamumuhay na lang ako mag-isa. Nakakulong lagi sa kwarto ko. Pero, hindi pala. May magiging bagong pamilya pala ako dito. Na siyang masasandalan ko. Na siyang makakausap ko. Masasabihan ko ng lahat ng aking mga problema at nararamdaman. Pamilya na magpapatatag sa akin. Pamilya na magmamahal sa akin. Sa kabila ng lahat ng lungkot, pangamba, takot. Pamilya na kasama ang Diyos. Ginawa ni Brother Kyle, napakaganda. At bida natin doon si Brother Bong. At ngayon, dumako na tayo sa ikalawang sorpresa! Meron tayo mga regalo! Regalo! Okay. Kunahan ko lang Brother Erwin ang pagbubukas ng regalo, no? Para sa panahon. Ang regalo ko po sa inyo, mga kapadayon, ay prayer, no? Lagi po ay pinagdadasal na sa panahon ng pandemya at maraming bagyong dumanas sa atin, ay lagi ko po kayong inaalala sa ating sa aming mga panalangin. Amen! Ikaw ba, Brother Erwin, anong regalo mo? Siyempre sa akin, ang regalo ko na gusto para sa ating mga viewers ay togetherness na bagamat sa panahon ito ng pandemya, marami ang nawala, hangad ko na magkasama-sama pa rin ang bawat pamilya ngayong Pasko. Amen! At ang akin naman po ay sacrifice na kung saan kahit ngayon po ay may pandemya, kailangan pa rin natin magsakripisyo na magkakalayo-layo man pero magkakalapit pa rin. Amen! At sa akin naman po ay
Peace of mind. Baliktad. Peace of mind. Kahit anumang unos o pandemya ang dumating, huwag tayo masyadong magpapadala sa anumang negatibo na maaaring maka-apekto sa pag-iisip natin. Amen! At sa akin naman po ay forgiveness. Dahil sa kabila ng pandemyang ito, sa kabila ng mga pagkukulang ng bawat isa, kailangan natin magpatawad, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Amen! Ang sa akin naman ay pag-asa. Whoa! Pag-asa para sa sinabukasan, pag-asa para sa susunod na henerasyon. Amen! Amen! Sa akin naman po ay gratitude. Sa kabila ng mga kakulangan at kakapusan na nararanasan natin sa pandemya, matuto pa rin po tayo magpasalamat sa mga biyaya na pinagkakalam ng Diyos. Amen! Lord! At ang akin naman po ay trust. Sapagkat kailangan po natin lagi magtiwala para sa Diyos. Amen! At sa akin naman po ay ang faith sa kabila ng mga unos at mga sakri... Sa kabila... Sa akin naman po ay faith sa kabila ng unos at mga problema na naranasan natin lalunggit sa mga oras na to, palagi nating tandaan na patuloy tayo magtiwala at kumapit kay Lord. Amen! Amen. Amen. Nice, nice. At syempre, ang napakahalaga. Kaya pagmamahalo. Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan at mga pagsubok na kinaharap, huwag natin kalilimutan ang salitang pagmamahal sapagkat ito ang siyang magbubuklod sa atin. Amen! Siyempre naman, ang aking regalo para sa ating mga viewers ay happiness. Dahil tayo mga Pilipino ay kilalang masiyahin kahit na pakarami nating pinagdaan ng pagsubok dahil sa COVID-19 at sa bagyo, huwag nating kalimutan ngayong Pasko na umiti para sa ating Panginoon. Amen! Sa ngayon dating nakapaskuhan, no? Huwag natin kakalimutan lalong-lalo na sa inyong mga viewers na lagi natin tatandaan itong mga word na ito. Ginagawa natin ito hindi para sa ating sarili, bagkus para sa Panginoon. Amen! At ayun na nga mga kapadayon, meron pa kaming isang sorpresa para sa inyo. Meron pa isang sorpresa! No? Hindi na lalayo, no? Walang, sabi nga ni Bishop Milo, walang social distancing sa pag-ibig ng Diyos. Amen! Kaya ipapadama namin sa inyo, hindi lang kami, bagkus kasama namin ang mga pamilya namin na mababati sa inyo ng maligayang Pasko. Panoorin po ninyo ito! Magpakatatag tayo laban lang mula sa Espiritu Family, maligayang Pasko sa ating lahat. Walang maiiwan sa pagbangon, maligayang Pasko mula sa Sales at Alandoni Family. Babangon tayo, taglay ang bagong pag-asa. Maligayang Pasko ko sa inyong lahat. Mahal tayo ng Diyos. Maligayang Pasko mula sa Montano Family. Kaya natin to, aahon tayong lahat. Mula sa Nepomuceno Family, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sa Paskong darating, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa kabila ng pandemyang ating nararanasan. Ang isang ipagpapasalamat natin, kaya ipagdiriwang pa rin natin ng Pasko sa panahong ito, ay ang pananatili ng ating Panginoon sa ating mundo, sa ating pamilya, sa ating komunidad, lalo tigit sa lahat, sa ating mga puso. Sa kabila ng pandemyang ito, marami nawala. Tulad ng mga Christmas party, ng mga magagandang palamuti, maiingay ng mga Christmas carols. Subalit, ang nananatili ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, mula po sa wing ng St. Augustine, ako po si Father Mike Antonio, ang kanilang wing advisor, ay bumabati sa inyong lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Manatilihin natin si Kristo sa Paskong ito. At ayun na nga po mga kapadayon, medyo nung malalim na ang gabi, ayun na po ang mga sorpresa namin sa inyo, pero may gusto po kaming sabihin sa inyo na kahit layo-layo tayo, gusto po namin magpasalamat sa inyo. Kaya gusto po namin sabihin sa inyo, Thank you! Thank you!
totoo din yan mga kapadayon, meron po kaming mas mahalagang regalo po para sa inyo. Sa kabila ng pinagdaraanan natin pandemya at mga bagyo na dumadaan sa atin, humingi po kami ng pagbabasbas sa ilang mga obispo. Kasama ko po kayo sa aking panalangin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapadayon, kami po ulit ang St. Augustine Wing ng Immaculate Conception Major Seminary nang bumabati sa inyo ng Maligayang Pasko at Maligayang Bagong Taon!